Revillian Bautista yan. Walang ginusto ang mga Revilla na hindi nila nakukuha. Parang Robin Padilla. Parang Robin Padilla. Sa kanya, nung dati kasi, nung kakasay pa ni Jolie, medyo awkward pa yung mukha. Pero ngayon, ngayon guwapo na. At maganda ang katawan. Pero tanggapin natin ang katotohanan, mas guwapo kaysa sa kanya si Senator Bong Revilla. Ay, oo naman. Pero magkaboses. Panakapikit to. Ako next time nga, pagka na. Pagpatanda ko sa kali, talagang ipush talaga niya yung kay Melissa. Wala nang masama kasi kumpirmado na raw po na break ko talaga si Jake at si na nag-break at saka lang umamin. Hindi umaamin. At hindi magsisisi si Melissa kay Jolo kasi di ba nung time nila ni Grace at time nila ni Lobby, wala namang ibang kinakarir si Jolo. Wala. Napakabutas ng palad. Bukas ang palad, butas ha, butas. Sa pagbibigay ng kung regalo. Ibig sabihin, very generous. May palakip lagi. Ay nako, kasing generous po mga kapatid ng aming pasasalamatan ngayon. Ang Uncle Sam Denorado Rice, Guardian 90% ethyl alcohol, Rinay Gas Stove, Universal Stainless Ware, Betty Boop T-shirts, Chabilita ni AJ, Jimmy Ocampo, maraming salamat. At syempre, ilan na ba ibinigay natin na item sa kanila? Matitindi na to, painit na ng painit ang gabi. Sa pagbabalik ko ng mas pinaanghang at mas pinakatas na juicy! Next quiz, Piolo Pascual. Special pa rin daw si Casey sa puso niya. Tutok na kung saan very young and restless ang chikahan. Juicy! Welcome back mga ka-freshness sa inyong young and restless na Tuesday. Bonggang-bongga. Dahil hindi na tayo restless sa ating ugali, restless na ng ating bibig sa chika. Alex, anong ating showbiz? Abante tonight sila ni Joe Barameda, Elmo Magalona, inaming crush din si Rian Ramos. Kasi parang may isa atang interview na inamin ni Rian Ramos na crush niya. Si Elmo. Si Elmo. Ang anak ni DJ mo. Na mayapang Francis Magalona. Di ba? Guwapo naman talaga si Elmo. Nag-rap siya, nanay. At saka, oo, magaling siya. At saka yun yung batang pinalaki talaga sa showbiz. Kasi bata pa lang, daladala ni Pia. At batang rap. Going back to si Elmo. Kung sino naman siya naman talaga pinaka-deserving na papalit sa trono ni Francis. Wala nang iba. Alam naman si Maxine. Nag-rap si Maxine. Ay, pero alam nyo. Si Rian, hindi naman talaga mapagkakailan. Napakaganda niya, lalo na dun sa commercial niya yung tungkol sa soap. Sobrang ganda ni Rian Ramos. Ang ganda, ang kinis. Alam mo kaya, wala mo nandito si DJ Mo nung... Hindi na, alam mo na yung kay Mo. Alam mo ba kay Rian? Si Mo, may mata talaga sa magandang babae. Alam niya, Georgina Wilson. At mahilig siya sa mga bata, di ba? Bani Paras. Bani Paras. Jeanette McBride. Ay, maganda yun. Rian Ramos. Georgina Wilson. Type din niya si Andy. Nag-date kayo? No, it's not me. It's Andy na in the DJ. Not me in Agua Bendita. Alam mo, si Icy, grabe mang timing. Galing talaga niyan eh. Galing mo. Dunduwa kami dyan eh. Galing mo in the end of this news. Okay. Bais, ganda raw ka mukha mo. Ay, may nag-text. Okay lang. Pep.ph, Shuleti Elias Isabelo Salanga. Alger Abrenica, sagot sa pagkakalink ni Chris Bernal kay Danielle Matsunaga. Nakilala na ni Nanay Chris. Sino ron? Nice, see? Danielle Matsunaga. Yung Brazilian. Oh, kita mo? Hindi mo rin kilala. Ako nakita ko na siya. Gwapa naman ay. Oo naman. Brazilian. Kasamahan niya, see? Hindi kilala ni Rufa. Si Fabio. Fabi? Fabio. Meron ba isa eh? Akihiro Sato na crush ni Icy. Alam mo, itong tatlong ito, hindi ako manghuhula, pero talagang bumalik na lang kayo sa Brazil. Wala makikayari sa Indonesia. Pinagkakitaan lang Pilipinas, hindi ba dami-daming walang trabaho? Ito nga ang sabi ko. Parang mga Koreano, ang dami-dami dito ngayon. Ito daw ang sabi ni Aljor sa pagkakalik ni Daniel kay Chris Bernal, apektado talaga ako. Maniniwala dyan. Ako rin, may super sa iyo. Aljor, tantanan mo nga yan. Alam mo, Nay, Alex, Kuya Ray, Ate Melba, hindi totoo na apektado siya kasi kamakailan lang, may nakakita sa kanya na sobrang gandang person sa isang bar sa QC na may kahawak na mod, hindi mo ko masasabing Brazilian, pero foreigner din na model, na super ganda at sweet sila to the point na nakaganon yung girls sa kanya, tapos sabay sila umuwi. Ang naniniwala lang, Brazilian. Kay Aljur at saka kay Chris, yung mga fans lang nila. At ang Gemis. Nakasama ko sila sa isang show. Wala talaga. Sa San Rafael, Bulacan, kay Tita Flori Estrada. Bago nagsimula ang show, magkawatak ang kanilang upuan. Okay, hindi nagkukumusta na hindi nagtitinginan. Pagdating sa entablado, automatic. On cue
tunay. Lumapit ka, sometimes. Kanina nga, hindi kayo nagtititigan. Pagkatapos ng show, kanya-kanya na namaalis. Pero sa kanya, di ba? Ito talaga. Yung talaga isang malaking etchusa. Etchusa na. Etchusa na yan. Nung nanilink pa silang dalawa, talagang girlfriend talaga ni Adrian yung Rich Asuncion. Ayun. Anyway, di ba? I see, please do the honor for Mr. Piola Pascual. Oh my God. Yes. Ito kailangan bilang ko na maayos. Anyway, mga ka-freshness. Maganda ka dyan. Ito na ang pantasyo ng bawat babae at feeling babae like myself, si Mr. Piola Pascual. Marami kasi nagsasabi na ang relasyon nila ni Casey Concepcion is gimmick, pero may nagsasabi daw wagas na pag-ibig talaga. Mr. Piola Pascual, ano nga ba talaga ang score sa inyo ni Miss Casey Concepcion? Eto na siya, go! Hindi pa rin mamatay-matay ang issue tungkol sa di umunoy panliligaw ni Piolo Pascual kay Casey Concepcion. Tapos na ang movie nila, pero ayaw pa rin tantanan ng dalawa ng usisero at usisera. Kaya sa media launch ng kanyang latest endorsement, inalam namin kung ano nga ba ang totoo sa kanila ni Casey. Casey will always be somebody that's so special to me. She's somebody na talagang, I know I can talk with on the phone for hours, be with every day. She's nice. She's a good person, and there's more to it than what you see on TV. There's more to her. I think hindi mo ma-avoid pag-usapan, but as much as possible, we try to really protect the relationship that we have because people will always have their judgment. People will always have their view on our relationship, but it's something that we really, really want to take care and nurture. In love nga ba si Papa P sa mega daughter dahil madalas daw silang makitang nagdi-day. You wanna find time to be able to be human and watch movies or go to malls na alam mong walang kailangang camera, walang kailangang pag-usapan sa media. So I guess it's just the human side of us. Mga ka-freshness, ano sa tingin nyo? Mauuwi na kaya ito sa totohanang ligawan? Ayon si Mr. Piolo Pascual na mukhang napakabango. Yes. Pwedeng itanong kay Nan, ano ba talaga ang sitwasyon? Kasi siyempre malapit mo. Like, malapit na malapit na. Anakan mo yan eh. Ako gusto ko talagang pasalamatan si Japs Jersey dito sa Baller ID na bigyan niya. Hindi nyo lang nakikita. At mas gusto ko pang uminom ng iced coffee. Meaning, hindi ka interesado dun sa issue Casey and Piolo. Ako pinanganak kahapon. Kasi Nay, ano daw yung sasabi ng promo lang daw? Tapos na yung lover si Paris. Nay, nakausap na. Eh, hanggang ngayon, ano pa rin, sobrang continuous pa rin yung paliligaw. Si Melba, kayang sagutin niya. Like, kasi nung nakausap namin si Piolo at si Casey tungkol dyan, during nung Lovers in Paris, lagi nilang sinasabi, ayaw namin magsalita, baka isipin na ibang tao, nag-gaming lang. Pero in fairness naman din sa kanila, consistent pa rin sila nakita ngayon. So, ibig sabihin ngayon, medyo nagiging open ng konti, kasi nga, tapos na yung Lovers in Paris. So, parang yun yung ano. Ako din, hindi rin ako ng mga. Wala na parang yung totoo. Kasi friends. Ayun, pwedeng friends lang. Kasi nga pare-pare. Mas gusto ko uminom na iced coffee. Tsaka diba si Piolo, kasi para meron siya sa church nila, yung para meron siyang evangelism na na tuwing meron siya nakakasama, hinihikayat niya maging active sa church nila. So baka si Casey ang dinidisciple niya ngayon para maging Christian active. Si Christian si Casey. Si Casey. Pareho yata sila. Baka nagiging active sila sa church. O dahil dyan, sino merong blind item? Okay, Ray Pumaloy, blind item queen. Nanay ko mag-blind item. Ikaw muna. Okay. Ang tawag dito, isa tong napakasikat na, ang tawag dito, primetime actress na kumakaril din ng ibang profesyon. Ngayon, din siya? Parang marikip. Parang marikip na. Okay. Hindi kasi ganito, di ba? Parang wala namang maniniwala na nag-i-inattitude at nagpapak-primadonna na itong... Nagdidibadibahan na ito. Pero, ang nanay mismo ni Icy nagkwento sa akin na minsan pumunta ito sa isang beauty clinic. Na ang nanay ni Icy ay si... Dalian Carvajal ng paparazzi. Okay. Na minsan pumunta daw ito sa isang beauty clinic at nakitang maraming tao. Umatras! Oh! Umatras! Escaped